Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kalingap. Ang ating video reaction ay kung may chance ba na maging katulad si Ate Melissa ni Ate Mylin. Yun po ang ating pag-uusapan, mga kalingap. At bago ang lahat ng yan, huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe kay Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna Vlogs. And of course, mga Kalingap Japan Group and Tomodachi Group. Maraming salamat po sa inyo. Para sa aking opinion, mga kalingap, kung may chance ba na matulad si Ate Melissa kay Ate Mylin? Wala naman imposible, no? Na matulad si Ate Melissa kay Ate Mylin. Na maghanap ng makakasama dahil si Ate Melissa ay magandang babae at masipag at mapag-arugang ina, kaya walang imposibleng may magkagusto sa kanya. Marami ang nanliligaw pero binabaliwala nito. Dahil ang kung mag-aasawa daw si Ate Melissa, ay paano na daw yung kanyang mga anak mapapabayaan? Kahit may mga nanliligaw sa kanya ay hindi nito pinapansin. Dahil ang kanyang priority ay ang kanyang mga anak at ang bahay. Masaya si Ate Melissa na kahit nag-iisa sa buhay, basta nakikita niyang maayos ang kanyang mga anak at nakakakain ng maayos. Kaya iba talaga si Ate Melissa kontra kay Ate Mylin. Kamiyan, okay lang. Ate Melissa. Ayan na mga kalingap, mga kapatid. Galing mismo sa bibig ni Ate Melissa, stop na daw. Wala siyang... So kaya pala takot kayo mag-ayos. Takot kayo mag-ayos kasi baka sabihin may ano ka na naman. Di na po nag-ayos. Mag-ayos ka. Maniwala ka dyan. Ayan mga kalinga po. Ikaw munda po sabi alam. Takot mag-ayos. Maga. Paganapan ka pag ang lalaki. Ay Diyos ko. Ay. Ito po nag-aganusan. Oo. So, ayan, Ate Melissa. Peace na, wala nang ano, Ate Melissa. Nakakonsentrate sa pagtitinda. Kita niya naman pinakita kong sibuyas. Dalawang sakong sibuyas, pantinda niya. So, napakasipag nito. Huwag na natin isyuhan. Nandito ako para dinalaw ko at dinalaw ko yung mga bata ng konting pasalubong, yung Jollibee na food para kay Ate Melissa at saka kay Jimel. At doon sa mga nagtatanong, si Jimel po ay napaka-healthy. Okay naman. At may alam, ano ba yung sabi na, ano? Mag-away ka pa ni Jimel? Gusto ba yun? Hindi, ma'am po. Ano lang po. Pinagsasabihan ko lang po. Hindi naman siya din yung away. Ah, natural lang. Ganito anak lang eh. Po kaya. Pinagsasabihan ko yung anak ko. Mali yung ginagawa. Tama ba ba po niya yung saktan yung sarili niya, kapatid? Oo. Kung sino man dyan. Iba po, pangit man ba ba? Tama, tama. Ayun, lalinaw ko na. Lalinaw ko na. Good vibes na at okay na siya Ate Melissa. Oh, kawai Ate Melissa. Yan, bawi ko sa mga fans. Ayan, so mga kalingap, okay na po. Maraming salamat sa inyo ha sa pag-subaybay. Binisita ko lang siya Ate Melissa. Mas maganda personal mo makausap at makita natin yung kanyang katayuan, yung kanyang mga anak. Okay po sa ngayon. 100% po nakita ako masipag. Oh. Tuloy-tuloy ang pagtinda. Ang buhay ni Ate Mylin, mga kalingap, ay iba pa rin sa buhay ni Ate Melissa. Dahil si Ate Mylin ay okay naman sana, mga kalingap. Kaso hindi niya iniisip kung ano yung punot dulo na mangyayari sa kanyang buhay kapag halimbawa pinagpatuloy niya yung kanyang kaligayahan. Kaso sa kasamaang palad ay nagkagusto siya sa isang lalaki pero hindi siya pala siseryosohin ito. Dahil lang sa isang hindi matinong lalaki na kinakasama ni Ate Mylin ay napabayaan na nito ang kanyang mga anak. At nakita ni Kuya Val yung kanyang mga anak na ang sitwasyon ay parang walang ina na nag-aasikaso. Nakakaawa lang mga kalingap. Ito ang pinagkaiba ni Ate Mylin kay Ate Melissa dahil si Ate Mylin ay hindi nito iniisip yung kanyang buhay kung ano ang punot dulo nang mangyayari kapag halimbawa pinagpatuloy nito ang kanyang pagmamahal sa isang lalaki na hindi naman pala siseryosohin siya. Ano, nagano ka dyan? Nagpupunas ka, bakit? Madumi? Bakit nagdumi? Naglalaro kayo? Ha? Kumain na kayo?
hanggang dito na lang po mga kalingap ang aking reaction video. Sana ay nagustuhan nyo. And huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pati na rin kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna Vlogs. And of course, mga Kalingap Japan Group and Tomodachi Group. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!